morning, mga ma'am sir. Ito na naman po kami. May panibago na naman kaming gala. Pero this time, isa-celebrate namin ang birthday ng aking anak na si Briel. Kaya ngayon, dumaan kami sa simbahan kasi medyo long ride to. Papunta kaming south, somewhere in Batangas. Kaya ito, dumaan muna ulit kami ng simbahan kasi long ride ito. After ito, pumunta na kami ng NLEX. Tapos dumaan kami dito sa mga Espanya kasi sa Manila ang daan namin. Umiwas kami sa Skyway para naman makatipid-tipid. Kaya ito, pagkatapos ito, tinahak namin ang kahabaan ng Cavite at pagkatapos niyan ay madadaanan mo na ang Caibiang Tunnel na kung saan ay indikasyon, malapit na tayo sa Pico de Loro! Ayun na nga, touchdown na kami sa lugar na ito. Kaya naman dumiretso na kami sa country club nila para naman makapag-register na kami at makapagbayad na kami ng registration fee. Dahil syempre, guest lang tayo at nakapag-rent lang tayo ng condo dito, kailangan natin magbayad ng registration fee. And good for 3 days, 2 nights na yung rent namin na condo dito na talaga naman pwedeng-pwede talaga sa pamilya at syempre sa mga may birthday katulad ng anak namin na si Briel Haley. And actually kasi request niya to, gusto niya kasi yung may pool tapos malapit sa dagat. Kaya ito pumunta kami sa beach club ng Pico de Loro na kung saan ito yung gustong-gusto niya request. So ayan, dinanan namin, bumisita muna kami dyan sa beach club para at least makita muna namin kung ano yung itsura. Sobrang ganda dyan, promise. Talagang ma-enjoy ng mga bata. Tapos bumalik na kami doon sa room namin na kung saan maganda, malaki, tapos napakataas ang ceiling. Pwede pa nga gumawa dyan ng yung lofted na kung saan may kwarto pa sa taas kasi sobrang laki ng ceiling yan eh. Tapos yung view namin dyan, mountain view, kaya naman talaga naman mapapasilip ka talaga sa labas at mapapareminize ka sa mga bagay-bagay at marerelax talaga ang tambay mo dito kahit nandiyan ka sa veranda o yung pinaka-terrace nila. So lunchtime kami dumating dito sa room namin at medyo kainitan pa sa labas kaya naman nag-decide na lang kami na tumambay muna dito sa kwarto at manood at mag-chill. So ito, inopen ko na yung wifi and yung TV na kung saan pwede kaming manood ng Netflix at ito nanonood kami ng mga cartoons at habang kumakain ay niaantay namin maghapon para at least pagaligo kami ay medyo malilom na. Kaya ayan naman, malilom na, pinagbihis ko na yung dalawang bata para naman makaligo na sila dun sa pool at dun sa dagat kasi sobrang excited na nila. Dapat maglalakad kami dyan 5 minutes away pero sabi ng guard, meron daw dyan free shuttle na pwede namin sakyan papunta doon sa beach club. So ito na nga, arriving na ang free shuttle ng Pico de Loro. Kaya naman ito, nag-enjoy kami habang papunta sa dagat. So kapag naka-shuttle ka, 3 minutes away lang daw. So mula dun sa condo na na-rent namin. At kapag naglakad ka naman, 10 minutes away. So ayan, pagdating namin, nag-shower na kami bago lumubog sa pool. Siyempre, protocol yan. Kasi yun na, enjoy na nila ang pag-swimming. Tapos halos solo pa nga namin itong pool eh. Oh, sabi ni Bunso, yung tubig daw sa pool ay warm, kaya sobrang na-enjoy niya, hindi siya giniginaw. Nag-practice pa nga yan mag-swim dyan eh. Tapos tong anak ko, magaling na talaga to mag-swim si Briel eh. Lumalangoy pa nga to, sumisisid pa nga to sa ilalim ng tubig eh. Sobrang ingit ko sa kanila, sumabay na rin ako. Kasi naiinitan na rin ako eh. Gusto ko na rin talaga ma-refresh kahit papaano. So ayun, na-testing ko. Ma-warm na yung tubig ng pool at sobrang na-enjoy ko. Piling ko natanggal yung lamig ko sa likod kasi sobrang warm ng tubig eh. So tatlo lang kami naligo dito. Yung misis ko kasi nag-decide nila magpahinga. So after namin mag-pool, dumiretso kami sa dagat kasi malapit nga naman sa dagat. Pero hindi kami naligo. Tampisaw lang. At naglakad lang kami dyan sa shoreline para naman masulit namin yung araw na to. Tapos nung medyo pagabi na, naglakad na lang kami pa uwi sa aming condo na narentahan. So kinabukasan ay inulan kami na matindi. Akala nga namin na hindi na to hihinto. Ngunit hinantay namin huminto. At nung huminto na ay sinadya na namin lumabas. At syempre sayang ang oras kaya naman ito na. At dali-dali na nga kaming lumabas sa condo at pumunta sa parke. At ito na nga, maganda ang panahon. Kaya naman minabuti namin na maglakad-lakad na lang dito. Kasi sobrang lawak din itong Pico de Loro. Tapos kung mapapansin nyo dito sa Pico de Loro, meron silang man-made na lake yan sa gitna ng vicinity. Tapos mapapansin ko din na may mga dinidevelop pa silang mga buildings para sa condo. So ibig sabihin talaga sobrang lawak na itong lugar na to. So ayun, dahil magandang panahon, sinulit talaga namin yung mga bawat oras na nasa labas kami. Dahil pag umulan, wala na yan. So kinagabihan ay sinelebrate na ng anak ko ang kanyang birthday. Tuwang-tuwa nga siya dito eh. Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy
pa sa birthday na anak ko. Hanggang sa muli. Bye-bye!